Magandang tanghali mga kabulba. So ito po ay nagpapababad po ako ng dahon ng saging ngayon. So yung mga nagbababad ko ay nagla-lunch pa. So ito siya. Ay yung dahon na binababad, ganyan po kahaba yung putol, isang roller 12 inch ang haba. So ito po yung ginagamit kong patubig. Water pump. Ayan, diesel. Oh, ayan. Tapos dito yung ano, babadan ko ng dahon ng saging. Ayan. Ito po siya, nakababad po siya ngayon kasi naglalans po na yung mga nagbababad ko. So ito, maya-maya ahunin na ito mga siguro 30 minutes lang ito kasi kumakain pa sila. Kakababad lang. Ganyan lang pag nagbabad lang kayo mga kabulba. Ano lang mga 15 to 30 minutes. Okay na. Wag na kayo magbabad ng matagal. Kasi gaya ng sabi ko noon sa Facebook live ko, pag matagal yung pagbababad, mawawala na yung sustansya ng dahon ng saging. Ang importante po dyan, mga kabulba, lumambot po itong nasa gitna. Ito oh. Ito yung pinakagitna eh. Ito. Pinipisil-pisil-pisilin ko siya. Ayan, may katas-katas na ano. Ayan. Importante po yan na ano. Yan ang lumbod din. Ayan. At ito po ay nagbabad kami. Fresh water po ito. Nang galing dyan sa water pump. Nga, sabi ko. Hindi po ako naglalagay ng chemical na sinasabi ng peroxide o zone rocks o ano naman dyan o agri-lime. Hindi pa ako naglalagay. Napakasimple lang po yung pagpababad ko ng dahon. Ayan. Ganyan lang. Lubog-lubog yun lang ganyan. Tapos maya-maya, ahon na yan. Aahonin na yan. Aahonin ng mga tao kung ano, yung papabad. Ayan. Ganyan lang yan, mga kabulba. Ayan. Simple-simple lang. Simple-simple lang to. Pagpababad. Madali lang to. Talian lang. Ayan. Tapos ito pa, ito na yung ano, yung naibabad, naahon na. Ito yan, oh. O yan, pinagpatong-patong siya. Kinamada muna. Nang ganyan. Bukas po ang tanim nito. Kinubagahan ng tanim nito. Bukas na. Yan, pagpipisilin ko siya, tingnan nyo, mayroong lumalabas na katas. Kunwari, pag natuyuan ito mamaya, doon sa ibabaw, kasi simple, matutuyan kasi basa sa ibabaw, yung ilalim basa. So, ang ginagawa ko po dyan, sinasabuyan ko ng tubig yung pinagbabadan ko. Sinasabuy ko lang dyan sa taas niya. Ayan. So, bukas na po ang tanim yan. So, ganyan sinasabi ko kasi itong pinababad ko ngayon nasa 15,000 na putol ng dahon na ginawa na ganito, 15,000 na ganito po na pinutol-putol ang paitatalim ko bukas. Ayan, so napakadali lang ng pagbabad kasi kung papanoorin yung ibang YouTube na vlogger. Halimbawa yung YouTube ni Manny yung sabi niya eh, matagal ang pagbabad. Magkaiba kami ng procedure. Iba yung procedure ko sa procedure niya. Yan. So, kung kayo magtatanim at kayo kumuha sa akin ng binhi, bumili kayo ng binhi sa akin, ang sundan nyo lang ng video na gagawin nyo, yung binibidyo ko na pagtatanim, kung paano magtanim, wala pagbabad hanggang sa pagtanim. Yun lang pong gagawin ninyo, yung sinasabi ko lang. Huwag na kayo ibang manood ng video kasi kung manood kayo ng video, mas lalo kayong papalpak nun. Yan lang, sundan nyo lang yung mga sinasabi ko. Sundan nyo lang. Sigurado, maganda yung pagkakanin ninyo. Kung makikinig kayo sa akin sinasabi. Kung nalood nga kayo ng video ko dito, tapos iba yung ginawa nyo,
wala rin, useless din. So tinuturuan ko kayo kung paano magbabad ng madalian lang. Yung hindi na kayo makakasas na bumili ng agar grime o kung anong nilalagay sa tubig para mawalan yung bakterya, sabi nyo. Yung bakterya kasi diyan nabubuhay yung ano, yung mushroom. Kasi natural habitat niyan. Kumbaga good bacteria 'yun. Natural habitat niya 'yun. Hindi kailangan i-disinfect yung dahon ng saging kasi hindi yan, hindi po yan oyster. Ang oyster sa kabulba, magkaiba ang procedure. Magkaiba pong procedure ng ano, ng oyster sa kabulba. Ayan, ahunin na yan. Ganyan lang, simpleng-simple lang. Mga kabulba. Baba ng 15 minutes o 30 minutes lang yan. Okay na. Okay na yan. Lang, oh. Kulay niya mamula-mula na. So ako po ay matagal na sa negosyong ito kaya alam na alam ko yung mga procedure ng ano pagtatanim. Tinuturo ko po sa inyo para maganda po yung pagkakaanin ninyo ng bulba mushroom. Ayan, ito po yung aking gawahan ng bulba, yung mga binhi. Ayan, yung lutuan kong yun, lutuan, yung lutuan ko doon. Tapos